Pag-uwi ni Jenica sa bahay nila, nagulat siya nang makita ang isang tiyanak na nakaangkas sa bike niya. Sanay na siyang makakita ng mga multo at iba pang nakakatakot na nilalang. Kaya tinanong niya agad ito kung anong pakay sa kanya. Ayaw sabihin ng tiyanak ang pangalan niya. Pero gusto niyang tulungan siya ni Jenica. Gusto niyang mahanap ang mga magulang. Muling nagtanong ang dalaga. Paano raw niya mahahanap ang mga magulang nito? May maibibigay bang kumandang sa kanya ang tiyanak kung saan siya magsisimula? Umiling ang tiyanak. Wala raw siyang kahit na anong clue na maibibigay sa dalaga. Umiling din si Jenica. Aniya, kung ganun, hindi niya ito matutulungan. Dahil sa sinabi ng dalaga ay umatungal ng nakabibingi ang tiyanak at tungal ng sanggol na animo nang gagaling sa loob ng isang drum. Agad tinakpan ni Jenica ang magkabilang tenga niya dahil kakaiba ang atake sa pandinig ng pag-atungal ng tiyanak. Makapanindig, balahibo at nakakaturete ito. Maging ang matabang multo na si Babes na nasa basement ay nagtakip ng tenga nang marinig ang nakakakilabot na pag-atungal ng tiyanak. Si Lola Martina naman ay napasilip sa bintana. Para lang matigil sa pag-iyak ang tiyanak ay napilitan si Jenica na sabihing tutulungan na niya ito. Doon lamang tumigil ang munting nilalang ng dilim. Ang tiyanak ay nanatili sa bahay ni na Jenica. Animo sanggol na nagpaampon sa kanila hanggat hindi nakikita ang tunay niyang mga magulang. Kaya naman sumasakit ang ulo ng dalaga sa pag-iisip kung paano niya mahanap ang ama't ina nito. Takot at pangamba naman ang nararamdaman ni Lola Martina sa pananatili roon ng tiyanak. Paano'y pagapang nitong nililibot ang kabahayan nila? Habang nagluluto ng pagkain, ay bigla na lamang makikita ng matanda na may tiyanak na gumagapang sa sahig nila. Magbubukas ng ref at kapag walang nakitang pagkain o inumin na pwede sa kanya ay pabagsak nitong ibabalibag ang ref. Takot si Lola Martina, nakagalitan nito. Kahit minsan ay nagmumutikanan pa siyang mapatid at madapa dahil pakalat-kalat ito sa sahig. Ayaw niyang bigla na lamang siya nitong sakmalin. Kaya hanggat maaari ay iniiwasan niya. Habang si Jenica ay abala sa paghahanap ng clue para mahanap ang mga magulang nito. Nang tanungin niya ang tiyanak kung saan ba ito nakalibing, ang tanging sinabi lang nito ay bilog na maputik. Ipinalagay ng dalaga na ang tinutukoy nito ay isang balon. Hindi niya mapilit ang tiyanak na ituro sa kanya ang kinaroroonan ng balon. Hindi raw nito alam. Kaya naman pinuntahan ni Jenica si Jonas para magpatulong na maghanap ng mga balon sa kanilang lugar. Ipinagtapat niya rin dito ang tungkol sa tiyanak na ayaw umalis sa bahay nila hanggat hindi niya ito natutulungan. Dalawang balon ang nahanap ni Jenica at isa naman ang nakita ni Jonas. Sa dalawang balon na nakita ng dalaga, isa ron ay patay na balon at isa naman ay meron pang tubig na kahit papano ay napapakinabangan pa ng mga taga roon. Ang natagpuan ni Jonas ay balon na tuyot na at puno ng mga tuyot na dahon. Mula sa mga balong nahanap nila ay wala silang nahanap na maski anong clue na magtuturo sa mga magulang ng tiyanak. Sa isang coffee shop humantong ang dalawa. Umorder sila ng tag-isang iced coffee habang nag-iisip. Sinabi ni Jonas na kailangan daw bayarin ni Jenica ang kaping in-order nila dahil marami na daw itong utang na loob sa kanya. Agad namang umuo ang dalaga. Pero binawi rin ni Jonas ang sinabi. Nagbibiro lang daw siya sabay hawak sa kamay ng dalagang nakapatong sa mesa. Sapat na raw sa kanya na makasama ito sa bawat kabanata ng buhay nito. Agad namang binawi ni Jenica ang kamay niyang hinawakan ng binata. Aniya, nagpapasalamat siya dahil kaibigan niya ito at gusto niyang manatili silang maging magkaibigan. Napakamot ng ulo si Jonas. Hindi pa man daw siya nandiligaw ay parang binastid na agad siya nito. Sa paglipas ng mga araw ay hindi magawang itaboy ni Jenica ang pasaway na tiyanak. Kahit pamula nang dumating ito sa bahay nila ay puro kaperwisyuhan ang pinagagawa nito mula sa pagtatantrams
na parang isang tunay na bata hanggang sa paninira nito ng mga gamit. Sa kabilang banda ay naawa rin siya rito dahil alam niya yung pakiramdam ng walang magulang. Pumaba siya sa basement upang kausapin ang multong si Babes tungkol sa tiyanak. Sinabi niya rito na wala siyang mahanap na clue mula sa mga balon na pinuntahan nila ni Jonas. Anang matabang multo, kung siya raw kay Jenica ay ililibing na lang niya ng buhay ang tiyanak na yon dahil ilitang-ilitan na raw siya sa boses nitong tila nagmumula sa loob ng isang saradong drum. Dahil sa sinabi ni Babes ay napaisip si Jenica sa drum. Tama, posibleng ang tinutukoy nito na bilog na maputik ay hindi isang balon, kundi isang drum. May nakita raw siyang drum dati. Pilit binalikan ni Jenica sa isip kung saan niya nakita ang isang luma at kinakalawang ng drum. Ilang saglit pa at naalala na niya sa isang bakanting lote malapit sa abandonadong building kung saan may tinulungan din siyang dating isang multo. Nagpasalamat siya kay Babe sa pagbibigay nito ng clue at saka nagmamadaling umakyat palabas sa basement. Kasama si Jonas ay tinungo nila ang bakanting lote nung gabi ring yun. Naroon pa rin ang drum na natatabunan na ng matataas na damong tumuburoon. Hinawi nila ang mga damo at pinagtulungang paggulungin ang drum sa bahagi ng lote na hindi sila mahihirapang buksan niyon. Naghanap si Jonas ng kahoy sa paligid na pwede nilang magamit. Dahil sa marupok na ang kinakalawang na drum, kaya madali nila itong nabuksan. Nang matanggal nila ang takip, ay agad flashlight ni Jonas ang loob nito. Isang naninilaw ng plastic ang naroon. Hinilayo ni Jenica palabas ng drum. Nagkatinginan sila ni Jonas bago niya yun maingat na binuksan. Nabigla sila nang tumambat sa kanila ang kalansay ng isang sanggol. Marahil ito na ang kalansay ng tiyanak. May kasama itong lampin na sira, puno ng mantsa at natuyong putik. Sa lampin ay may nakabordang pangalan na To Baby Lucy, Love, Ninang Jenny. Naisip ni Jenica na marahil ang lampin na yon ay iniregalo ng ninang sa baby at ito ang suot nito nung ilagay sa drum ng kung sino mang walang pusong gumawa nun. Hindi maiwasan ni Jenica na hindi mapaiyak dahil sa awa. Dinukot ni Jonas ang panyo sa bulsa at siya mismong nagpahid sa luha ng dalaga. Mula sa pangalang nakita nila sa lampin ay nagsimula silang maghanap. Sinuyod nila ang lugar upang matunton ang may pangalang Jenny na tumira roon o kundi man ay baka may nakakakilala rito. Maging sa internet ay nagsisearch sila ng Jenny na nagkaroon ng inaanak na Lucy. Alam ni Jenica na suntok sa buwan ang ginagawa nila pero sa tuwing maririnig niya ang pag-atungal ng tiyanak sa kanilang bahay ay lalo siyang nagiging pursigido na tulungan ito. Ilang buwan ang matuling lumipas na walang nangyari sa kanilang paghahanap. Sa loob ng mga buwang ito ay unti-unti na niyang napapakalma ang tiyanak. Para malibang ito ay binilhan niya ito ng laruan, pinadede ng gatas at pinilhan din ng mga kasuotang pangsanggol. Dahil sa ginagawa ni Jenica ay nag-alala naman si Jonas. Baka raw mapamahal sa kanya ang tiyanak at siya na ang maging ina nito. Kaya pinaalalahanan ni Jonas ang dalaga na kailangan nilang ipagpatuloy ang paghahanap sa tunay ng mga magulang ng tiyanak na si Lucy. Maging si Lola Martina ay ganun din ang naisip nang makitang nakikipaglaro na ang tiyanak kay Jenica. Ang multong si Babes ay hindi rin nagugustuhan ang pagbibaby ni Jenica sa munting nilalang ng dilim. Delikado raw ang ginagawa nito. Sa kabila ng mga pagtutol nila ay hindi naman mapigilan ni Jenica ang kagaangan ng loob niya sa baby tiyanak. Dahil naman sa pagtutol ng mga nakapalibot sa kanila ay nagalit ang tiyanak at muli ay umatungal ito na nakapangingilabot. Nahirapan si Jenica na patahanin ito kundi lamang siya nangako na hindi niya sila pakikinggan. Hanggang isang araw, humahangos na kumatok si Jonas sa pintuan nila at sinabing may maganda siyang balita tungkol kay Baby Lucy. Yung kakilala raw ng tita niya na may-ari ng bakery
Si Manang Eva ay sinabing ang anak nitong si Jenny ay may inaanak daw na nagngangalang Lucy. Agad nilang tinungo ang bakery ni Manang Eva at doon ay kinuwento nga ng matanda na ang anak niyang si Jenny na nasa abroad na ngayon ay may inaanak ng Lucy. Pero sanggol pa raw nung mamatay ang inaanak na yon. Nabuhayan ang loob si Jenica nung sabihin na sanggol itong namatay marahil ang tiyanak na si Lucy na ngayon. Sa pagkakaalam daw ni Manang, ang mga magulang ni Lucy ay batang bata pa noon, edad 17 at 19. Hindi raw matanggap ng mga magulang ng babae ang pagbubuntis nito sa edad na 17, kaya itinakwil at hinaya ang sumama sa lalaki. Bagamat nakapamuhay ang dalawa ang nakabukod sa mga magulang, ay nahirapan naman ang mga ito na makasurvive. Tapos ng babae pa yung lalaki. Matapos daw ang binyag ng sanggol, hindi nakayanan ng babae ang depresyon, kaya ito ay nadala sa mental. Habang yung lalaki, hindi naman niya nakayanan ang pag-aalaga ng sanggol sa kapabayaan, ay natagpuan na lang niyang patay na ang kanyang anak. Naiwan niya kasi itong dumedete sa bote habang nakahiga, nalunod daw sa gatas. Sa takot na may makaalam ng mga pangyayari, ang hinala nila ay ito mismo ang naglagay ng anak sa drum na yon na natagpuan nila. Ang balita nila, makaraan lang ang isang taon ay namatay ang lalaki sa bangungot habang ang asawa nito ay nananatili sa mental hospital. Matapos magpasalamat ay tinungo ng dalawa ang mental hospital kung saan naroon si Lilith, ang sinasabing ina ng sangkol na si Lucy. Bitbit nila ang tiyanak sa malaking bag. Binilinan ito ni Jenica na huwag lilikha ng kahit na anong ingay upang hindi mabulabog ang mga nasa ospital na yon. May kalahating oras din silang naghintay bago sila hinayaang makausap si Lilith na nasa wheelchair sa hali ng ospital nung mga oras na yon. Nang malapitan na nila ang babae, ay unti-unting sumungaw ang ulo ng tiyanak mula sa bag ni Jenica. Ang babae naman ay unti-unti ring napatingin dito. Nagtama ang kanilang paningin. Parang tumigil ang mundo sa pagitan nilang dalawa. Maging sina Jenica at Jonas ay hindi nakaimik. Lumabas ng bag ang tiyanak na si Lucy at gumapang palapit sa kanyang tunay na ina. Si Lilith naman, animo normal na sanggol ang tingin sa tiyanak. Kinalong ito at niyakap. Saka pinaghele. Nagkatingin ang sina Jonas at Jenica. Hinawakan ng binata ang kamay ng dalaga at inaya na itong umalis. Hindi naman maiwanan ni Jenica ang mag-ina. Lumingon sa kanya ang tiyanak at sinabing natagpuan na niya ang kanyang ina kaya mananatili na siya roon. Tumango ang dalaga at ngumiti. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi niya alam kung anong kapahamakan o kabutihan ang idudulot ng tiyanak doon. Pero bago siya umalis, ay binilinan niya ang tiyanak na huwag itong gagawa ng kahit anong kaperwisyuhan doon, kundi ay babalikan niya ito upang kastiguhin. Tumango lang ang tiyanak at iniwan na nila ito sa bisig ng kanyang ina. Habang naglalakad silang palayo, ay napapaluha si Jenica. Dahil sa maiksing panahon, ay napamahal na sa kanya ang munting nilalang ng dilim. Inakbayan siya ni Jonas at sinabing hindi siya dapat malungkot dahil balang araw ay magkakaroon sila ng sariling baby. Sa sinabing yun ng binata, ay pabirong hinampas ito ni Jenica sa balikat.